Bangungot ang pinagdaraanan ngayon ni Beverly. Sinong mag-aakala na ang simpleng gawain tulad ng pag-iinit ng tubig ay magiging mitsa pala ng isang trahedya? Sumabog ang maliit na kalangka nilang ginagamit. Nasawi ang kanyang asawa at isa sa kanilang mga anak. Nalapnos naman ang balat ng dalawa pa niyang anak. Ang detalye ng kanilang kwento tinutukan ng reporter na si Lilian Tiburcio. Sa tuwing magluluto tayo ng kakainin sa bahay, numero uno kakampi natin dyan ang mga kalat. Karaniwang mga liquefied petroleum gas o LPG stove ang gamit ng mga ordinaryong Pilipino sa pagluluto. Kalaunan, nauso na rin ang mga mini LPG tank dahil mas mura ito at mas maliliit. Kaya mas praktikal sa mga pamilyang nagtitipid at maliit lang ang espasyo sa kusina. Pero kahit maliit lang ang tangke nito, maaari pa rin itong magdulot ng sakuna pag hindi naging maingat sa paggamit. Bigla na lang pong sumiklab. Isang siklab lang po, wala pa po sigurong minutes yun eh. Umaano na po yung asawa ko, masasaktan na po sila. Nahawa lang po ako sa kanila. Hindi ko po alam kung ano po gagawin ko. Daabutan namin si Ate Beverly, 33 years old na ina at housewife, dito sa bahay ng Paumbong sa Bulacan. Abala siyang nililinisan ang mga sugat ng 12 anyos na anak na si Bea. Bakas pa sa mga sugat ni Bea, ang hirap na pinagdaanan niya noong malapnos ang halos buong katawan niya. Ito ay matapos siyang masabugan nang bigla na lang sumiklab na LPG tank na ginagamit nila sa bahay. Anong naramdaman mo ng time na yun? Sobrang inip, putas po, sobrang hapde. Naalala mo ba kung ano yung eksaktong nangyari? Minutusan po ako ng papa ko mag-init ng tubig. Tapos po tinanggal ko na po yung pinaka, ano, taas yung kalan. Tinawag ko po yung papa ko. Nung kinakabit na po ng papa ko, sumingaw po na sumingaw. Tapos po tinakban po ng kamay ng papa ko. Tapos yun po, ayaw po talaga matrade nung ano, kinakabit niya po. Tapos po nung nakabit na po, sinindihan po ni papa. Tapos yung, ayaw po, sumiklab na po sa amin. Ang bunsong anak naman ni Beverly na si Bella, kasalukuyan ding kumikirot ang mga sugat. Tulad ng Ate Bea niya, nagtamo rin ng lapnos ang bata sa nasabing insidente. Bagamat nakaligtas sa aksidente si Beverly, sariwa pa sa memorya niya ang nasaksihang pagsiklab ng apoy sa loob ng bahay nila noong October 15. Tinanggal niya po uli yung pinakaulo. Tapos nung naibalik niya na po niya, sinindihan niya po niya yung, ano, yung tangke. Hindi niya po naisip na yung pinaka-gas po noon, nandun pa po sa loob ng bahay namin. Tapos po yun, bigla na lang pong sumiklab. Bali po nung nakita po sila, parang nasasaktan na po sila. Bumangon po ako kasi po nakahiga po ako noon eh. Kinuha ko po agad yung bunso kong anak. Kasi nakita ko po yung itsura niya eh. Ano na po to, baltos na po yung mukha ng bata, pati po dito. Grabe. Nahawa lang po ako sa kanila. Hindi ko po alam kung ano po gagawin ko. Nagtamo ng third degree burn ang asawa ni Beverly na si Tonton, ang panganay nilang anak na si BJ, 14 anyos, at ang pangalawang anak na si Bea. First degree burn naman ang tinamo ng bunsong si Bella, 4 na taong gulang. Bali po lahat po ng katawan niya noon, halos lapnos na lalo na po dito sa may dibdib. Parang yung dito lang niya po yung walang lapnos eh. Tsaka medyo makapal po yung na walang balat. Agad silang isinugod sa isang pampublikong paggamutan sa Malolos, Bulacan. Ang nasabing ospital, walang burn unit. Sa provincial po, sa BMC, 4 days po silang na-admit. Tapos po yung asawa ko, bali 5 days po. Nahuli po yung asawa ko lumabas. Habang nagpapagaling sa bahay ang mag-anak,
Ang panganay na si BJ, bigla na lang daw nahirapang huminga. Yung anak ko naman po, parang hinihingal siya. Hindi ko po alam na huling ano na po pala niya yun. Pinawian ng buhay si BJ noong October 24. Ang nakitang sanhi ng pagkamatay, pneumonia. Kumusta po ba bilang anak si Brian James, si BJ? Si BJ po, napakabait po na bata. Ano po ba yung madalas niyang ginagawa na mamimiss ninyo? Yung po yung paghahalik niya sa akin. Paglalambing po niya. Yung po yung ginagawa niya sa akin, lalo na po pag-aling sa school. Magmamano po yan, sabay halik sa akin. Yayakapin ako. Pero hindi pa man humuhupa ang hinagtis ni Beverly mula sa pagkawala ng anak. May sunod na dagok na naman dumating sa kanila. Ang asawang si Tonton nagpakita ng parehong sintomas na katulad ng dinanas ni BJ. Tatlong araw matapos pumanaw si BJ, sumunod na pumanaw ang padre de pamilya. Namatay naman po yung asawa ko nung October 27 po, umaga. Bali po nung gabi, malakas pa po siya eh. Tapos nung umaga po, wala na. Hindi na po siya umila. Nagpaalam naman po siya nung gabi. Halos sinasambit niya po yung anak niya. Puro BJ lang po, tsaka nanay. Yun lang po sinasabi niya. Sabi niya, ayoko na, hindi ko na kaya. Sobrang awang-awa po. Sobrang ano po yan, napakasipag po. Lahat po ginagawa niya para po sa amin. Hindi niya po kami ginugutom kahit na wala po siyang trabaho, nanguhuli po siya ng isda para po kahit papano yung pangangailangan po namin ni natutugunan. Sa ngayon, nagpapagaling ang pangalawang anak na si Bea at ang bunsong anak na si Bella sa bahay ng employer ni Tonton. Sinamahan kami ni Ate Beverly sa bahay nila kung saan nangyari ang insidente. Dito po kayo sa second floor nakatira. Mabilis na po yung pangyayari. Mabilis po yung pangyayari. Tapos, saan po nakapwesto nun yung anak po ninyo at yung mister po ninyo? Bali po dito. Dito po siya, nakatayo siya dito. Nung time na yon. Tapos nung sumabog po, di nagsama-sama po sila dyan sa isang sulok. Nung time po na yon, bigla po akong bumangon. Una ko pong dinampot yung bunso ko po talaga kasi nakatayo na siya eh. Ayon sa datos ng Bureau of Fire Protection, hindi naman daw madalas mangyari ang mga insidente ng pagsabog o pagsiklab ng mini LPG tanks tulad ng gamit ni na Beverly. Pero ang nasabing insidente, magsilbi pa rin daw sanang paalala sa mga gumagamit hindi lang ng kaparehong kalan, kundi ng ano pa mang kasangkapang panluto, lalo na sa mga nagluluto na maliliit ang espasyo. Sa market naman, syempre nakikita naman natin yung quality ng mga LPGs natin, mapamalalaki man yan, or yung mga mini LPGs, or yung mga portable burners na tinatawag natin. This is safe. Nagkakaroon lang tayo ng problem kung yung maintenance nga ay napapabayaan. Yung hose natin ay brittle na, minsan ay naiiwan ng totally naka-on lang yung valve. And most of the time, yung ating space sa kitchen ay hindi ganun kalaki at walang proper ventilation. So this is when the accident comes in at hindi naiisip na yung probable cause na mas malaki pa ang magiging effect nito. On this case, it was found out nga na maliit yung space at nakulob, naipon yung fumes ng ating LPG. Malaking cause of fire din ito, nakaka-attribute siya ng mas malaking pag-ignite ng fire, kumbaga. Yung ibang kwarto naman dito, hindi nadamay. Bali dito lang po sa loob po nito. Tapos bukas naman po yung bintanang maliit, kaya alam po, hindi po totally nawawala po yung pinakagas po dito sa taas. What's the best thing to do ay buksan po yung bintana, magbuga ng electric fan para maiwasan na ang pagkakulob at mailabas or magkaroon ng ventilation. Mga ilang minuto, safe na nating i-on yung ating kalan or kung tayo man ay magluluto. Isara po agad natin yung
source ng pinakagasa, no? At i-alarma na po yung ating mga kasamahan sa bahay at ganun na rin po itawag right away sa ating local fire department. So yung gas na yun, yung naamoy mo. Huwag na huwag po agad magsisindi or magla-lighter or magpo-posporo or whatever man. Sa ngayon, hindi pa malinaw kina Beverly kung paano humanto ang sasakit sa baga ang nangyaring pagkakalapnos ng mga balat ni na BJ at ng amang si Tonton. Ayon sa isang eksperto, mataas ang tsansang dahil ito sa nalanghap nilang gas mula sa sumingaw na kalan. Prior pa masindihan yung nasingaw na gas na yon, meron doon mga nasinghot na nila malamang, tapos nananatili sa area nila. Nung sumabog, nag-ignite din yung mga na-inhale nila na gas, causing direct injury doon sa airway mismo at saka sa baga. Next, yung ARDS, yung acute respiratory distress syndrome, no? Pwedeng nakakapasok yung hangin, nakakapasok si oxygen, pero the lung itself cannot utilize and deliver it to the parts of the body. Pwedeng nagkakaroon na rin ng edema or nagkakaroon din ng tubig dun sa baga, eventually leading to death. Mas malaki raw sana ang tsansang nakaligtas sa kamatayan ang mag-amang Tonton at BJ kung naisugot agad sila sa isang ospital na may burn unit. Siguro kung nadala siya sa burn unit na from the beginning, alam ng mga medical personnel kung paano sila alagaan, simula pa lang sa airway, dun sa kanilang fluid requirements, at saka dun sa mga antibiotics na kailangan natin ibigay sa kanila. Pero ang amang si Tonton daw mismo ang nagdesisyon na huwag na silang lumuwas ng Maynila at sa bahay na lang sila sa Bulacan magpagaling. Sinabi naman po ng doktor yun, pinaliwanag naman po nila na kung lilipat po kami doon, mas maalagaan po yung mga bata. Eh, yun nga po, yung kakulangan po namin sa pinansyal, yun po yung walang-wala kami. Napakahirap po ng ano, wala po kaming ano, hawak kasi apat po sila. Sinamahan namin papuntang Metro Manila sina Beverly at kanyang mga anak. Dinala namin sila sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City kung saan may burn unit. Ito ay para masiguro na maayos na ang lagay ni Bea at hindi siya nakararanas ng kaparehong komplikasyon na tinamo ni na BJ at amang si Tonton. Dun sa extent ng burns niya and yung areas that are affected, it would have benefited her if nakita po siya in a burn unit, especially yung areas na involved, para she can be given the proper care. Ma-advise siya initially kasi yung mga treatments na, for example, rehab, compression garments, those could have been started earlier, no, not in the healing phase. Actually, the hinges are okay naman, no, except for it being a bit dry. Okay naman yung mga sugat niya. It has already healed, but functionally, yun lang yung may mga certain things lang po tayong gustong bantayan sa kanya. So we don't have complications in the future. Ipinaliwanag sa amin ni Doc Aubrey ang kahalagahan ng pagkakaroon ng burn unit sa isang ospital. Isa itong sangay o departamento ng isang ospital na specialized para sa tamang paggamot ng mga biktima ng matinding pagkasunog o pagkalapnos ng katawan. Kung mga simpleng burns lang po, syempre they can be seen at the ER. Pero when we're talking about yung mga malalaking burns po talaga, burns in critical areas like the hands, the face, which will eventually affect function. In children, yung may mga component, for example, na inhalational, kailangan silang makita in a specialized center who knows and have the facilities to take care of them. This is the bathing area. Dito po, winawash yung mga wounds ng patient. So this is special because the water is sterilized since open wound siya. Everything we use here is sterile. Since yung burn unit po namin is a burn and critical care unit, we have monitors. Actually, kaya po siya one of the more complete burn centers is because we have an operating room. So for patients na kailangan ng immediate na OR, dito namin siya dinadala. So it's connected to the burn unit. Sa ngayon, mayroon lang 5 public hospitals sa buong Pilipinas ang may burn unit. Kailangan po ng burn unit. At least within contingent area, which is kayang i-cover.
Hindi na bago ang mga insidente ng pagkalapnos ng dahil sa hindi tamang paggamit ng mga LPG tank. Paalala lang ito sa atin na magdoble ingat kahit pa nasa loob lang ng ating tahanan. Para maiwasan ang mga aksidente maaaring kumitin ng buhay. Ako si Lilian Tiburcio, kasama sa isang brigada.